Nais ng taong bayan na manigot si PNP Chief Tori matapos lumabas sa mga ulat na may plano mano itong nakawin ng yaman ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa mga impormasyong lumabas, may balak daw si Tori na gamitin ang kanyang posisyon sa kapulisan upang maisakatuparan ang mga ilegal na gawain. Ito ay nagdulot ng galit at pagkadismaya sa maraming miyembro ng KOJC, pati na rin sa publiko na naghahangad ng katarungan at kalinisan sa hanay ng mga namumuno sa ating bansa. Ang usapin ay nag-ugat matapos magkaroon ng mga pagdinig at pagsisiwalat ng ilang miyembro ng KOJC na may nalalaman ukol sa plano ni Tore. Sa kasalukuyan, hindi pa nagbibigay ng formal na payag ang kampo ni PNP Chief Tore ukol sa mga akusasyong ito, subalit marami ang nananawagan na ganitong magbigay linaw at hamarap sa mga aligasyon upang mapanagot kung mapapatunayang totoo ang mga paratang. Ang mga miyembro ng KOJC ay umaasa na magkakaroon ng patas sa transparent na investigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng usapin ito. Dahil dito, patuloy na nananawagan ng publiko hindi lamang para sa katarungan para sa KOJC kundi pati na rin sa paglilinis ng hanay ng kapulisan. Ayon sa mga kritiko, mahalaga na hindi mapolitika ang isyong ito at magpatuloy ang tamang proseso ng hustisya. Patuloy na minamon ito ng taong bayan ng mga susunod na hakbang ng mga otoridad ukol sa kasong ito at naniniwala silang dapat papanagutin ang sinuwang mapapatunayang may sala upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan at sa institusyon ng kapulisan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, sigurado yung mag-subscribe at ihit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Ayan, libo-libong mga pulis po mga kababayan ang pinadala ng PNP para lang tugisin ang isang tao. At ginawa po nila ito mga kababayan sa madaling araw sa kasagsagan ng masarap na tulog ng mga misyonaryo. Yan ang namatay dahil sa atake sa puso at sa takot nang bigla ang paglusob na ito ng kapulisan sa compound ng mga taga Kingdom of Jesus Christ. Panoorin po natin mga kababayan. Ganyan, Tore! Any comment? May namatay na po, sir! Wala silang pakialam mga kababayan, kinordon nila ang lugar. Bawal pumasok, bawal lumabas. Andyan si Tore, oh. Any comment, sir? May namatay na po, sir. May namatay po, sir. Walang pake mga kababayan, walang pake. Any comment, sir? Inatake sa puso dahil sa pagpasok ninyo. Mga bata, sir. Pinasok ninyo sa kwarto, sir. Pinasok na. Tinirgas sir, daw mga kababayan, ha? Kaya ba yan na konsensya ninyo, sir? General Tore? Kaya ba ito na konsensya ninyo? Walang pake mga kababayan talaga, oh. To think mga kababayan na karamihan sa kanila, ha? Hindi taga Davao. Kung may reklamo sila, magreklamo na lang sila. Kung may reklamo daw sila, magreklamo lang kayo. Wala daw silang pake. Okay. Sige na. Sir, 100%. Tumabi po kayo at kami ay magtatrabaho na. Tumabi na po kayo. Anong trabaho nyo? To protect the people, to serve and protect. Ginawa mo yan. Bakit obsessed sila kay Kibuloy mga kababayan na nagtatago ba yan dyan? Ito po mga kababayan, presentabi na po ha. Yan. Ito, minor de edad mga kababayan, 15 years old. Nilusob nila mga kababayan eh. Nilusob nila mga kababayan sa kasagsagan ng kanilang tulog. At ang sabi, tinirgas pa daw. Gawain ba yan ng tama mga kababayan? Na parang ano, compound yan mga kababayan ha, mayroon tayong mga tao na mga religious groups o kagaya ng compound ng iglesia o, pero dyan sila nakatira o mayroon mga tao dyan na mga missionary dyan na tutulog. Maraming tao po dyan mga kababayan dahil malaki po yung mga compound na yan eh. Okay, this is an alias warrant of arrest address to Sylvia Simanes
Wrong. Ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Itong kay Silvia Minate, si Manus po. At kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere, basahin mo, attorney. Sir. Sandali muna, ma'am. Sige, nag-usap kami rito ng maayos. Sige lang po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir. Kasi ito, ito, enclosed bill. Pasig ha? Pasig ang warrant of arrest para babae. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may yes, reklamo sir. Ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa iyo at sa gusto mo. Okay? Ipaalam ko lang ito sana. Sige, ano gusto mo sabihin? Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Immaterial yun, attorney. Na-serve na daw yung alias warrant of arrest. Na-serve na daw. Immaterial yun. Akin na yung papel ko. Ito. Bibigyan namin kayo. Si Silvia, si Manes na ito, sir. Mag-usap kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa iyo at sa gusto mo. Tapos nakapasok na po sila, mga kababayan, ha? At ang ginawa nila, kinordon ang lugar. Bawal pumasok, bawal lumabas. Kahit ikaw pa ang may-ari niyan. Paano mo talaga magpasok? Yes. Whether we like it or not. Yes. Even if ipakita namin itong certification ng NBI. Mag-reklamo ka na lang, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Wala na talagang batas ngayon, mga kababayan. Magreklamo ka na lang. Magreklamo ka na lang. Bawal ka magreklamo ka na lang, pero hindi mo kami mapipigilan. Yan ang gusto niya. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dali nyo sa korte ito. Sir, okay? Kasi may certification. Dapat siguro, no, yung taga Davao, no, City. Tumulong na kayo dyan. Kahit may sabihin yung compound lang yan ni Kibuloy is apektado na ang buong city niyan eh. Dahil ang mga pulis na yan, hindi naman yan taga Davao. Na na-serve na po yung warrant of arrest. So ang ibig mong sabihin, maski may certification ng NBI, sige, sabihin natin, papasok pa rin kami. Kahit na may certification ng kahit sino, dahil ako'y naniniwala, valido ang warrant na ito. Sir, may address kasi Pasig City. Grabe no, bakit ganyan sila ka-obsessed, mga kababayan? Hindi nga kay Kibuloy na warrant yan eh. Akala mo kung sino terorista, di ba? And elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere po yung tao, hindi po yung address. Sabihin mo sa judge na pag re-reklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Okay? Madaling araw yan, mga kababayan, ha? Papasok kami. Basta papasok kami. So, mas sinabihan kita, sir, na may certification na. Yes. Tapos, ang warranty po papasok si ano kami. Po? Si Silvia Simanes lang po. Okay. Silvia Simanes na ang warranty. Silvia Simanes lang. Member nyo? Sir, wala po si Silvia kasi dito eh. Sir. Grabe. Grabe, mga kababayan. Ito yung pagpasok nila, mga kababayan, sa pilitan. Bata, matanda. Pili edad? 15. Kapit! Hindi na maganda. Kapit! Talaga maganda ito, mga kababayan. Ito po ang footage, mga kababayan, sa paglusob nila, mga kababayan, sa Kingdom of Jesus Christ. See? Isang tao lang pala ang may warrant, mga kababayan. So, yung Silvia daw. Tapos, hindi ko, wala kang warrant sa Kibuloy. At alam niyo anong kaso? Child abuse o ganyan. Ewan lang natin ha. O parang makalusob, mga kababayan na. Compound yan, mga kababayan na. Religious compound. Hindi po yan sabi, mayroong mga drugs dyan, mayroong mga sugalan. Wala. Religious compound. At yan, paaralan po yan, mga kababayan. That is a school. Tapos kung makaraid sila, mga kababayan, galugad dito. Sige, galugad kayo. Pero, habang mayroong mga misyonaryo dyan, mga kababayan, ay mga miyembro ni Kibuloy, tapos natutulog. Ito ang tabi yan ng paaralan, ang kingdom ni Kibuloy. Mayroon din silang mga miyembro dyan, mga kababayan, na natutulog dyan. Ginalugad nila ng disoras. At ang mga kababayan, ha? Ang kaninang warrant ay Pasig. Madaling araw po yan at sa mga panahong ito, mga kababayan, kinordon nila ang lugar. Around, ang sabi ha, 3,000 to 5,000 na pulis. Karamihan ay hindi taga Davao City. Karamihan ay taga Maynila. Lumusob na, mga kababayan. Hindi na po maganda ito. Wala pa itong martial law, ha? Wala pang martial law declaration ito. Paano na lang kung magma-martial law? Dito lang sa pagtugis sila kay Kibuloy, na which is wala pa silang dalang
warrant dahil ang dala nilang warrant mga kababayan ay para doon sa nagnangalang Sylvia. Oh, ganito na lang baka ano, ka-obsessed ang mga taong ito mga kababayan? See? Kalugad pa more. Sige, sino bang baliw na ano no, kung si Kibuloy? Diyan ba siya magtatago na hotspot yan sa ano, mga pulis? Oh, diyan ka magtatago? Kung ikaw si Kibuloy mga kababayan eh, malamang napunta ka na sa ibang bansa. Ang yaman-yaman mo eh. Ang dami mong pera. Bakit dyan ka magtatago na alam mong lulusubin? Diba? Ganyan pa man mga kababayan. Sila ngayon mga kababayan eh. Na ano, lumusob dyan. Kinordon ang lugar at tinake over. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa karahasan sa Davao? Post your comments below. Narito po ang official update mga kababayan galing mismo sa loob ng KOJC. Galing kina ka Eric at Attorney Torion na siyang legal counsel ng KOJC. Anila, dalawa na ang kumpirmadong patay ha. Confirmed dead. 5 ang na heart attack. 8 ang hinimatay. At dito po sa mga biktima mga kababayan, mayroon pa pong mga critical na nandoon sa ospital. At dahil ito, sa marahas na paglusob ng mga pulis ni Torre mga kababayan na tinirgas pa ang mga biktima. Panoorin po natin ha. Ang aming nakuhang impormasyon ngayon dito, ang latest na... Eto, tinig po ito ni Kai Eric Celis. At later on, magsasalita din si Atty. Torion. Update ay dalawa pong namatay. Dalawa arrest, ang kumpirmadong patay. Hindi na na-revive upon assault of the police na gumamit ng tear gas at ng pagkabiglang pagwasak ng pader no, at pag-akyat sa loob ng compound. No? Nagkaroon ng panic and bigla ang... pagsirit ng kanilang blood pressure at tinamaan sila sa cardiac arrest. Yung 7 o 8 nitong tanghali hinimatay. Lang ay mga nag-collapse dahil sa hyperventilation no? Na inasikaso ng mga medic and mga first responders ng Kingdom of Jesus Christ Medical Team. 8 po ang nag-collapse but they were revived. Eh, ano namang magawa namin kung Eto mga kababayan, ang tinig ni Attorney Torion, pakinggan po natin ha. Galing mismo sa legal counsel ng KOJC. Pumili talaga siyang pumasok. Eh, armadong armado sila. Ang dami pa nila. So, napilitan tayo magbigay ng advice sa KOJC na buksan lamang yung gate. So, nung nabuksan na yung gate, hindi namin alam na pumasok na pala sila sa likod. Hindi pumasok, pilit na sinira yung portions ng walls at nanirgas na sila. Kaya nga nanirgas. Tinirgas po nila mga kababayan ang mga biktima. Hindi po ito kagaya dati ha na maraming mga taga-KOJC ang nag-cordon sa lugar. Eto mga kababayan, binulaga talaga nila. Matayan po dito na heart attack at saka may meron na mga 8 na tao ang nawala ng malay na rasa ospital. 5 lahat ang na... heart attack. 5 ang na heart attack. Sa kanina, before ako nakatulog, wala kasi akong tulog, may namatay na. 2 na pala ang namatay. 2 ang namatay mga kababayan. Lahat ito nasa kamay nitong si General Torre. Amin ngayon. Yung isang namatay nakita ko pa. Nakita ko pa mismo doon sa main cathedral at the members of KOJC. Simbahan yan ha, ng KOJC mga kababayan. We're trying to revive him pero namatay talaga. Okay. Attorney Torion, wala ba sa consideration or communication po sa inyo ni Pastor na pagnanais niya na mapahupa na itong ganitong sitwasyon or ikinukonsidera din niya na makipag-ugnayan na sa mga otoridad? Bakit? Si Kibuloy ba ang ano, nanggigipit dito? Kitang-kita naman mga kababayan, paano pa magiging patas ang otoridad ngayon mga kababayan na ngayon pa lang dinadaan na sa dahas? Sa tingin siguro ni Kibuloy mga kababayan talagang nanganganib ang kanyang buhay dahil eto pa lang dinalhan na siya ng batalyon-batalyon na pulis paghuli lang sa kanya, di ba? At ewan lang natin, mayroon pong nakita mga kababayan na isang lalaki na may flag ng Amerika dito. Kasama ng mga pulis dyan. Kaya hindi po natin masisisi si Kibuloy kung gusto niyang protektahan din ang kanyang buhay. For whatever na pamamaraan, attorney? Unfortunately, wala po, no? Ang sinasabi ko lang po, karapatan niya kung ano ang desisyon niya, igagalang po natin. At ang sa amin lang naman dito ay meron pa siyang mga karapatan under the law. Yeah, meron siyang... Eto mga kababayan, maraming nagsasabi,
Oh, anak ng Diyos, anak ng Diyos, o ganyan. Eh bakit hindi na lang ano sumuko? Oh. Eh paano kung sa inyo nangyari yan? Oh. Alam naman natin siguro ha kung anong rason nito. Talagang pinuntirian nila mga kababayan ito si Kibuloy. Dahil unang-una, supporter siya ng mga Duterte at VP Sara. Pangalawa, mayroong malaking reward ang Amerika sa kanya. Para sa ulo ni Kibuloy mga kababayan. At malay natin, mayroon lang mga nakinabang doon sa reward pero hindi pa naibigay si Kibuloy. At pangatlo, gusto nilang i-counterfeit mga kababayan kapag makulong na itong si Kibuloy. Gusto nilang hablutin ang ari-arian, kumpiskahin, sa dami ng ari-arian ni Kibuloy mga kababayan ng GOJC. Tapos anong kinaso? Yung abuse na ganyan. Daig pa ang mga terorista, overkill masyado, di ba? Motion for reconsideration sa Department of Justice. Kine-question din namin yung validity ng warrant of arrest. At saka... So paano na yan? Kampi-kampi silang lahat eh. Boying Remulla. Oh, andon si Abalos. Wala na talagang pag-asa mga kababayan. Yung information. Sama-sama silang babangag. So, ito pong mga remedies na ito ay available po sa akusado. So kung ang akusado ay mag-choose to avail of these remedies, sana po'y maintindihan ninyo na sa kanya po itong desisyon, hindi po sa kanya mga abogado. At kung pinili po niya yun na desisyon, sana galangin natin. Oo, kanina attorney, may mga binabanggit na may mga grupo ng bahagi po ng Kingdom of Jesus Christ. Tapos nung isang araw mga kababayan, pinakulong si Roque. Hindi pa ba obvious? Masyado? Mga Duterte, kakasuhan. Tapos grabe na ang kurakutan sa bayan. Ang presidente, mayroong issue tungkol sa droga. Mayroong testigo mga kababayan na nagpupulburon siya. Didiretso daw ng Palasyo Malacanang at doon ilalahad yung kanilang grievance. Okay, ito po ba ay coordinated din dyan sa pamunuan po ng Kingdom of Jesus Christ? Sana nga mayroong mga sasama na mga Pilipino din na mga concern din sa bayan. Dahil habang maaga mga kababayan, dapat pakarating na sa kataas-taasan sa palasyo na mali ang pinagagawa nila. Dahil kung hahayaan lang natin mga kababayan, baka too late na. Adiktador na mga kababayan. Nakabase naman sa Davao. O ito'y sarili po nilang aksyon, attorney? Yun ang panawagan ng Kingdom of Jesus Christ as an institution po, no? Yun ang nadesisyonan nila. Pero walang definite date po yun kung kailan yun mangyayari. Basta na nadeklara yun nag-press conference po. Ang balak lamang noon ay paabot kay Presidente Marcos na hindi talaga sila sangayon sa mga nangyayari po ngayon. Parang papaabot lang doon sa bulag pipi at bingi na presidente. Okay, si Bombo Victor Llantino, na akin pong katandem dito, meron ding katanungan. Bombo Vic? Magandang tanghali po, Atty. Torion. Matanong ko lamang po kung may plano po ba kayong magsampa ng kaso dahil meron na pong nasawi ng miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ at ang ilan nga po ay nasugatan, nagalusan dahil ho sa naging tensyon kanina. Dapat lang. At isa sa mga dapat sampahan ng kaso mga kababayan yan si Diwata. Siyempre po, General Diwata Torre. Naman wala po kaming gawain. Klaro naman po dun sa the first time that we were able to meet General Torre early this morning, mga 4 o'clock. No? Hiningian po natin siya ng warrant of arrest. At first, akala niya nasa likod niya yung legal niya. Wala pala siyang dala-dala siya mismo na warrant of arrest. Tapos nung bumalik yung legal niya, ang isa lang po ang napakita niya sa akin. Yung against kay Sylvia Simanes na ang address pa ay Pasig City. Bakit ko inalam po yung address? Nilipat na sa Davao, po yung address kasi if you have to enter into a building or enclosure, dapat naka-indicate din doon sa address po ng warrant of arrest. Ang sinabi po niya na elsewhere, ang ibig lamang sabihin doon, maski saan yung akusado, kung nakita nila, ay pwede nilang dakpin kung meron silang warrant. Correct. Kung nakita, hindi ibig sabihin mga kababayan na elsewhere tapos kahit anong bahay, kahit sinong bahay, kaninong bahay yan, dapat pasukin. Dahil kung ganon,
kahit pa'y bahay ninyo, mga kababayan, papasukin nila. Pero hindi po sabi, ibig sabihin yun, yung elsewhere na maski anong building po. Mm. Kung building na kasi or enclosure, dapat meron silang probable cause na nandoon talaga yung akusado, present doon, or reasonably believed to be there. Hindi na... At saka, dapat in-indicate to saang building. Naman po pwede na dahil sa warrant of arrest, maski anong building po ang papasukin ninyo. Maski nga search warrant, ang search warrant nga may requirement of specificity. Ang specific building lang ang pasukin mo, hindi lahat ng buildings. Ang ginawa kasi dito, no? Napilitan kaming pumayag sa kanya kasi pinagbig... Tapos ngayon, mga kababayan, wala silang nakita, walang nahuli. Yeah, binigyan lang niya ako ng 30 minutes, whether will I like it or not daw, papasok daw sila. At nung sinabi natin na meron ng kasing certification ng NBI na nagkandak na silang search, so wala si pastor dito, ayaw talaga niya makinig. Ganyan na po kahudas ang mga pangyayari ngayon, mga kababayan, under the Bangag administration. Ano masasabi niyo dito? Post or comments below. Matinding karahasan po talaga, mga kababayan, ang nangyari dito sa KOJC dahil ayon mismo dito sa isang testigo, mga kababayan, na isang miyembro ng KOJC, ay nagpasabog pa daw, mga kababayan, etong mga pulis sa General Torres sa loob ng KOJC compound para makapasok, na siya namang nagdulot ng takot dito sa mga tao sa loob ng KOJC compound. At nagresulta pa, mga kababayan, sa pagkamatay ng isang miyembro nila on the spot. At marami din po ang hinimatay, mga kababayan, dahil sa tear gas. At ang sabi, nasa critical na kondisyon hanggang sa ngayon. Panoorin po natin ang statement ng isang testigo, mga kababayan. Nung may pumutok po na bomba sa likod, dun siya nagsimula na breakdown. Pumutok talaga daw, mga kababayan, ha? Bomba po talaga, yung manig yung lupa. Andun mismo ako sa harap lumanig ng pader. Lumanig ang lupa. Yung nasirang pader, dun po sila nagbomba. Tapos sinira. Sa trans po. Tapos dun sinira nila talaga ang scene? O yun. Yung pader natin. Opo. Sino yung namatay? Ang kanyang husband. Sobrang dami po ang hinimatay, mga kababayan, at isa nga dito ay on the spot na nasawi. Inatake siya, hindi siya makahinga. Tapos ang sabi ko na may mga pulis naman na lumalapit na, sabi ko, sir, kahit man lang midig niyo, sir, tulungan niyo kami. Ito, mga kababayan, isang minor de edad, mga kababayan, na bata. Dalawang medic umakyat sa taas ng tower. Doon revive nila. Sabi nila wala na daw pulso. Bomba po talaga, yung manig yung lupa. Andun mismo ako sa harap ng pader po, yung nasirang pader, doon po sila nagbomba. Tapos sinira. Sa trans po. Tapos Diwata, General Torre, blood is in your hand. Sana makasuhan itong si Torre, no? Dahil labag sa batas itong pinagagawa na nila, mga kababayan, eh. Una-una may padanagutan po sila sa pagkamatay. Hindi ko po alam kung anong detalye po bakit namatay yung ating kasamahan si Torre, dyan sa loob ng KOJC. Pero hindi po pwedeng mawala sila ng pananagutan dahil ang panlulusob naman nila sa KOJC. Bebehan, nagpasabog daw, mga kababayan, tapos ng tear gas pa. JC compound ang dahilan kung bakit namatay po yung ating kasama. Ayan po ata ang binibigyan ng CPR nung namatay. Hindi ko po alam kung CPR nga ba ho yung ginagawa nila or CPR. Hindi po malinaw sa video. Ano ba ho yung nakikita? Kasi, CPR yan, attorney. Nire-revive siya. Dahil daw yan sa Wala na nang yun. Wala na, mga kababayan. Dead on the spot. At malinaw naman po doon sa guidelines sa inisyo ng Korte Suprema sa isang desisyon, no, na hindi dapat gumagamit ng labis na dahas, lalong-lalo na sa pagsisilbi lang. Sabihin natin ito na, dito na doon na yun sa ospital. Pero sinipiar na yan, mga kababayan, doon sa KOJC compound pa. Wala na daw pulso. Yes. At ito naman pong ginawa nila na 3,000 ang mga kapulisan para arestuhan ng isang tao. Yan po sa tingin ko ay nap. An update po, mga kababayan, wala pong nahuli, ha. Wala po silang nakita doon sa compound ng KOJC. Excessive use of force. Now, MJ,
hindi ko alam kung... Mayroon pa silang device, mga kababayan, na parang high-tech na high-tech, na kung mayroong papalag ay parang ibablast nila ng sound wave, oh, na talagang wasak ang iyong eardrums. Ano nangyari kay Dr. Lorraine Badoy at kay Eric Celis, no? Dahil dapat kasama nila ako kahapon pa dyan sa Davao. Dapat lilipad kami ng umaga ng Friday. May a-attend lang kasal ako. Tinordon sila sa loob ng KOGC, mga kababayan. Bawal lumabas, bawal pumasok. O'clock at sasali rin doon sa press conference na hapon dyan sa KOGC dahil meron nga mga A1 sources na talagang lulusob ang kapulisan, no? Meron na bang balita kay Lorraine Badoy at kay Eric Celis kung sila po ay nandoon sa loob ng KOJC nung linusob po ang premises ng KOJC? Yes, attorney. Dahil ang plano po talaga namin, nasaksihan nila. Sa loob. Nasaksihan nila yung mismo pag-atake. Nasa loob po sila ngayon, attorney Harry, no? Maraming kanina na Lorraine Badoy. Speaking engagement din, si Ka-Eric, sa labas ng KOGC compound. Nandun si Ma'am Lorraine, no? At yung mga kasama natin sa Banateros na nagla-live stream. Imagine, from 4 a.m. mag-alas 11 na, tuloy pa rin sila, attorney. At hindi lang yun, ha? Merong mga traffic na cause dito sa kanilang operasyon dahil... Pati mga kabinet, mga kababayan, no? Hinanap. Andun ba si Kibuloy sa loob ng kabinet? Surak! Sado po ang isang lane na Philippine-Japan Friendship Highway. Talagang minamasama nila, attorney, ang Davao City. Ito ba enough na para magdeklara sila ng martial law at hawakan po ang pamamahala? Ang tapal! Bakit kayo magdedeklara ng martial law? Kayo nang gugulo. Ang mga pulis ang nang gugulo, mga kababayan ni Tore. Oh, hindi lahat ng pulis, ha? Ito lang mga pulis si Tore, mga kababayan, ang nang gugulo. Wala namang gulo sa Davao. Tapos magdedeklara ng martial law dahil nang gugulo ang mga pulis. Parang ginisa sa sariling mantika ang taga Davao, mga kababayan. Lalang syudad? Hindi ko po isasantabi ang possibility na yan dahil meron po, dahil alam nyo naman, nasa dugo ng mga Marcos magdeklara ng martial law. Nasa dugo ng mga pero ang mga nangyayari, martial law na rin po miski hindi pa nadideklara. Mas malala pa sa martial law. Mas malala pa to sa martial law dahil wala yung deklarasyon ng martial law eh. Nilalabag na ang batas. Sana nila ang rules of court. Ang mensahe nila ng linusob nila. Nasabi ni Diwata, mga kababayan, General Torre, wala kaming pakialam. Oh, gagawin namin ang gusto namin gawin. Sila na ganitong karaming tao. Magreklamo kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Oo, nakakulisan. At nang inoccupy nila ang KOJC, wala kaming pakialam doon sa tinatawag yung rules of court. Basta kami, gagawa kami ng sarili naming rules at ipapatupad natin yan. Lantaran pagbabastos po yan sa ating hudikatura. Eto mga dilawan, mga kababayan, na galit na galit dati sa mga Marcos, no? Silent dito. Sige, silent kayo ngayon. Tapos, sooner or later, mga kababayan, if ever, matatalo na nila ang lahat ng mga Duterte, tahimik na, pulong na lahat. Kayo naman ang susunod. Kayo, balik na naman tayo doon sa diktadura. Diktadura. Nagbigay po ng guidelines kung paano talaga dapat ma-serve ang alias writ of warrants of arrest. Kaya kasi kanina, actually attorney, nung pinag-usapan talaga si Tore ng ating mga legal counsel na pwede. Pinakitaan ng mga dokumento. Walang paki si Tore. Pasok o kinistyon pa nga yung... Dapat ito si Tore, no? Kasuhan ito, mga kababayan. Ngayon na. Kasi isa lang yung hinahanap at sakop lahat ng ano, sila pastor at iba pang mga co-accused. Pero isa lang yung ano. Tapos habang nagre-raid si Tore, mga kababayan, no, laging may kausap sa telepono. Oh, bit-bit ang telepono, mga kababayan, parang mayroong nag-i-instruct sa kanya. Nakita na warrant of arrest, isang papel. Individual lang yun. Hindi pinakita yung iba pang mga subject attorney. At maliban dyan, ang question din ni attorney Israeli Tutorion na kalagay kasi doon, Pasig City. Tapos, elsewhere. So, nag-insist si ano, na itong elsewhere ito ay hindi yung parang specific. Dapat kasi specific, di ba? Sa Pasig ang address, mga kababayan, at elsewhere. Tapos, ang sabi nito si Diwata, may elsewhere eh. So, kahit saan daw, mga kababayan, dito sa Pilipinas, pwede na lang halughugin. Kahit pa'y bahay ninyo, mga kababayan. Elsewhere eh. Yan ang pagkaintindi ni Diwata, mga kababayan, na bugok na si Tore. Na ang ibig sabihin naman ng elsewhere, kung makita mo, elsewhere. Pero kung hindi mo nakita, wala kang karapatang pumasok kahit saan. Dahil kung ganun, mga kababayan, kahit pa'y bahay ninyo, pwede nilang pasukin.
Dahil elsewhere na daw eh, kahit wala silang ano talaga, search warrant. Yun lang, warrant of arrest lang mga kababayan. Dahil may elsewhere, yan ang kanilang reason mga kababayan. Na lugar kung magsiserve man ng warrant, may specific na lugar doon. Ang nakalagay kasi doon sa mismong ano, alias warrant, ang malino lang doon ay Pasig City. Tapos, elsewhere na. So yung elsewhere na yun, ginamit nila dito sa compound. Eh bakit hindi nakalathala ng specific yung mismong address ng compound attorney at doon lang umasa sa elsewhere? Or, ang tama bang interpretation ay kung makita man siya kahit saan? Yan, makita kahit saan. Dahil kung elsewhere, kahit anong bahay mga kababayan, kahit kaninong bahay pwede nilang pasukin. Pwede siyang arestuhin. Napaka well, ang alias read po talaga ay kung saan siya mahahanap. Ibig sabihin, kahit saan siya mahahanap, pwede siya bulihin. O kung makita. Pero wala silang karapatan mga kababayan pumasok na kahit saan private property. Pero hindi nga po ito legal na basihan para magkaroon ng outright invasion ng private property. Lalong-lalo na kung ito po yung pag-aari ng simbahan dahil nga po naaantala o napiprevent yung paggamit ng mga religious sa sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.